sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpapakailanman. Mawi ang daigdigan lahat ng naroroon. Mawi ng sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, sila'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawat tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa kami sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremiah. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Sa Israel, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilat hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin.
ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturoang sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daigang kamatayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ng kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit, hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas.
ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa ay sinabi ni Propeta Jeremias na magtatatag ng bagong tipan ng Diyos. Ganun ang Diyos. Gusto laging makipagtipan sa atin, makipag-ugnayan sa atin, makipagkasunduan sa atin. Bagamat siya ay Diyos, siya pa ang umaabot at nakikipagkasundo sa atin. Kaya nga't sabi niya, nung una, ang tipan ay isinulat sa bato. Naalala niyo po kay Moises, nung inilagay yung 10 utos sa bato. Kaya nga't sabi nga po ng iba, ang utos ng Diyos, minsan ang tingin natin ay parang galing lang sa Diyos at dapat lang tayong sumunod. Ngunit, sabi nga po, tingnan natin ito, sabi ni Bishop David, ito'y parang kasunduan. Hindi ba't pag tinignan mo ito sa konteksto ng kasunduan, hindi mo masasabing lugi ka. Misa kasi pag ang tingin natin ay utos lang, para bagang ang lamang yung nag-utos. Inuutusan ka lang. Pero kapag ang tagubilin ay base sa kasunduan, kaya mo ginagawa ito, kaya inuutos sa ito, kaya ito sinusunod mo dahil bahagi ng kasunduan, alam mong ang pakiramdam mo, hindi ka lugi. Kasi alam mo, ito'y pagsunod dahil mayroon kayong pinagkasunduan. Sumusunod ka para manatili yung maayos na ugnayan. Kaya nga, sabi nga, tingnan natin din ang utos ng Diyos, hindi lang basta utos, kundi kasunduan. At ang maganda pa, sabi ni Jeremias, kung dati-rati ito'y nakasulat sa bato, ngayon, ito'y nakasulat na, isinulat ng Diyos sa puso ng tao. Sa makatuwid, sa bawat isa sa atin, nandoon ang kabutihan, ang kalooban ng Diyos. Kaya pala, masasabi natin, likas tayong mabuti. Opo, may mga taong, sabi nga natin, halangang bituka, ubod ng sama, pero nakasulat din sa kanyang puso ang kalooban ng Diyos. Naalala ko po tuloy ang sabi sa akin nung aking matandang spiritual director noon. Nung habang kami isang araw nag-uusap sa silid niya, napansin ko yung relo. Sabi ko, Father, sira po yata yung relo ninyo. O walang, siguro naubos na yung baterya. Mali po yung oras. Nangiti siya. Sabi niya, oo nga, no. Mali ang oras. Sira ang relo. Ngunit, ngumiti siya, sabi niya, pero alam mo, Jude, 2 beses sa isang araw, tama ang oras niyan. Pag-isipan niyo maigi yun, ha? Kahit ang sirang relo, kung huminto yan ng 7:00, 2 beses sa isang araw, tama ang oras niyan. 7:00 ng umaga at 7:00 ng gabi,
tama pa rin yan. Kaya sabi niya, kahit maraming mali, may tama dahil isinulat ng Diyos sa puso natin ang kanyang kalooban. Ngunit, bagamat ito'y isinulat sa ating kalooban, kailangan natin itong pangalagaan. Kaya nga tayo'y nag-aaral, nagsasaliksik, nagninilay, nagdarasal para pangalagaan at palaguin yung isinulat ng Diyos sa ating puso. Opo, likas tayong mabuti, pero kapag hindi ito inalagaan, doon pumapasok yung natatabunan yung mabuti. Kaya ang nangingibabaw ay masama. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo, nung nagtanong si Jesus, sino ako? Ano sabi ni Simon Pedro? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano sabi ng Panginoon? Tama ka. Hindi yan galing sa tao, galing yan sa Diyos. Alam mong bagay, yan yung isinulat ng Diyos sa puso ng tao. Yun yung tama na meron tayo. Pero nakita rin natin, di kalaunan nung sinabi ni Jesus sa Sareno, dadaan tayo sa paghihirap, sa pagsubok. Ano sabi ni Simon Pedro? Huwag naman, Lord. Huwag sanang mangyari yan. Ano sabi ni Jesus sa Sareno? Lumayo ka, Satanas. Hindi yan galing sa Diyos, galing yan sa tao. Yun po yung sinasabi ko na kapag hindi natin pinangalagaan yung itinanim ng Diyos, matatabunan din ito ng hindi tama. Kaya nga, bagamat di ka sa atin ang mabuti, pero kapag lumaki ka sa isang komunidad na laging ang lahat ng tao nag-aaway, nagmumura, kahit sa puso natin maganda makipagkasundo, mas pipiliin minsan natin ang makipagbasag ulo, makipag-away. Aminin natin, sa mga nandito sa atin na ayaw magpatawad, pero sa loob-loob mo, gusto mo naman makipagkasundo. Gusto mo naman maging mapayapa ang buhay mo, pero hinahadlangan kang magpatawad. Hinahadlangan kang magmahal. Nandiyan na yung mabuti na itinanim ng Diyos. Hayaan nating lumago. Huwag natin hayaan ang tinig ng mundo, ang mga tukso, ang impluensya. Sana kung gaano kadalas kang magbasa sa Facebook, sa online, sa internet, ganun din ba ang pagbubuhos mo sa salita ng Diyos? Sana kung gaano ka ilang oras tumutok sa mga balita, yung balita ba ng Diyos tinututukan mo? Kaya tuloy, kung ano-ano minsan ang nakakagulo sa atin, pinapakialaman natin, huwag mo nang pakialaman problema ng mga ibang pamilya. Huwag mo nang pakialaman ang hindi para sa'yo. Yung sarili mo ngang pamilya, hindi mo rin maayos. Yung ugnayan mo rin sa nanay mo, sa anak mo, hindi mo rin naman maayos. Huwag muna tayo makialam muna. Maraming bagay ang sumisira at naglalayo sa atin. Sayang, sapagkat itinanim ng Diyos sa atin ang kanyang kabutihan at kalooban. Kaya sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Domingo, ang pundador ng mga Dominikano, ang mga pari sa USD. Sila po yung nasa apostolado ng edukasyon, sapagkat para kay Santo Domingo, ang katotohanan ay napakahalaga. Yung katotohanan na itinanim sa atin ng Diyos, pero lilitaw lang yon at masusunod natin kung lagi tayong nag-aaral. Kaya para kay Santo Domingo, sumunod sa pagdarasal, mahalaga ang nag-aaral. Pinag-aaralan ng pananampalataya, pinag-aaralan ng salita ng Diyos, pinag-aaralan ng turo ng simbahan para lalong lumago
yung tipan ng Diyos sa atin. Kaya kung hindi natin din pinag-aaralan ang pananampalataya, pinagninilayan ang salita ng Diyos, pinag-uukulan ng pansin, kaalaman, ang katotohanan, darating din ang araw na katulad ni Pedro, magkakamali tayo at malilihis at malalayo sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yung ipagdasal po natin. Salamat sa Diyos, may likas tayong kabutihan. Itinanim niya ito sa atin. Salamat sa Diyos, bagamat marami tayong pagkakamali, may tama sa buhay naman natin. Kaya't ipagdasal natin sa Diyos, yung tamang yan, yung katotohanan yan, yung kalooban niyang yan, ang laging maghari at maggabay sa ating buhay upang sa gayon ang pagtitipan natin sa Diyos, ang kasunduan natin sa Diyos, ang ugnayan natin sa Diyos ay maging bukal ng pagpapala at biyaya. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at pangangailangan ng daigdig. Ang ating tugon, buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Sa panangin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ang kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapangahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, paspasan mo ang iyong bayan. Amang pinagmula ng lahat ng karunungan, ipinagkatiwala ng iyong anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang inaalay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ang iyong buhay.
ay nag-inihalay nang kayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihain naming panalangin ay tunghayan mo't pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katadagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo'y pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santo Domingo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang nagtanim ng katotohanan at kabutihan sa ating puso. Siyang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sins, Jesus,
my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy, the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay kumpilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, ang simbahan ng Quiapo, ang isa po sa mga unang tumutugon kapag may nasunugan, nasalanta, at kahit walang kalamidad, buwan-buwan, regular tayong tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahirap. Sa kasalukuyan, ginaganap ang ating iThursday, ang ating feeding program para sa ating mga kapatid na nasa lansangan. At nung Lunes, bago nagdiwang ng kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon, sinisikap natin bago magpiesta ng Panginoon, ay binibihisa natin ang poong Nazareno, kaya bagong bihis po siya. At kasabay ng pagbihis sa Nazareno ay pabihis din natin sa ating kapwa. Sapagkat kung ano man ang gawin natin sa ating kapwa, ganun din ang ginagawa natin sa Panginoon. Kaya't nagbigay din tayo ng mga pananamit sa ating mga kapatid na kapuspalad. Sapagkat ang debosyon natin sa poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Iginuhit ng Diyos sa ating mga puso ang kanyang kabutihan at katotohanan. Pangalagaan natin ito upang maging matibay ang ating ugnayan sa kanya.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang awa at katotohanan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inituro ka namin para mo namin buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso na matayan ay sa isag ng aming paligasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal Padre Jesus Nazareno, iwan natin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,